presyong ibibili natin yung 36 o 37 kasama yung bushnell scope. Hindi ka malulugi dito. Performance pa lang. Ayan mismo. Ito, papalitan lang natin to kasi ito ay non-functional. Papalitan natin yan. Air force na papalit natin na gauge. Itong silencer, ito naman, props lang to. Okay? Ayan. 36. Pwedeng 37 kasama ang bushnell scope. Okay, hit. Sa pole, 0 na siya sa 33. Okay, so nakapag-0 na tayo sa 33 yards. Maganda na yung tama niya. Kita na doon sa unang video. Pero ngayon ko palang iniano ng kaharap sa atin. Okay, so ang sunod natin susubukan is 50 yards. 51. Lumalabas kasi sa kanya 51.4 yards. So susubukan natin doon. And then meron tayong nasa 122. Meron din tayo sa 90 na lata. Meron tayo sa 122. Apat na lata yung kulay red lahat. Ang problema, since ito ay 22, caliber 22 pellet na JSB, yung 100 plus hindi na siya ideal para sa pellets. Kaya nga yung iba lumilipat sa slug. Okay? So ang FPS natin ito ay nasa 820. Hindi pa natin a-adjust itong ating trigger at saka yung hammer. So as is nung pagkabuo, yun pa lang. So pwede pa natin pahigpitan baka sakaling mapataas natin ang FPS. Kaya kasi ito ay ganun. Ito kasi adjustable. So kita nyo naman dito sa papel. Ayan. Napakahangin. So yan ang problema ko doon sa malalayong target. Pero dito sa 30 hindi siya affected. Sa 33 years hindi siya affected. So subukan na natin siya sa 50 yards. Ang target natin sa 50 yards ay tatlong peraso ng takip ng coke na nakatusok sa stick na yung sa walis. Subukan natin doon. Hindi pa ako nag-adjust dito. Sabi dito, sa 50, 11 clicks. So, mag-click na tayo ng 11. Pagkatapos natin yung click ng 11, subukan muna natin doon sa malaking target. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Ayaw bumaba. Ganito yata talaga to. Okay, so 11 loaded na to. Maganda dito. Pag nakakasa siya, hindi mo siya mababalahan. Pag naman naka-open na yung swing mo, kinasa mo, hindi mo rin maiibalik. Okay? So yun yung isa sa feature nitong adjustable na to. Kaya ito, ibebenta ko yung unit, hindi kasama ang scope kasi ang scope ay 18. Ito ay 16 plus 19 na shipping. Ito lang unit 36. No, pwede ko na ibigay ng 36 kasama ang bipod. Ano pa ba? Silencer 'yun. Okay? So, kung kasama yung bushnell scope 37. So, test muna tayo. 11 clicks ang ginawa natin para sa 50. Okay, recording na pala 'to. 50. Okay, so dapat kapag sinilip ko to, masyado maliko. Okay, ito.
Set na siya sa 50. Testing muna kahit mahangin. Sobrang lakas. Sobrang lakas ng hangin. Dahil sa hangin, kanon siya ng dalawa. Kumain siya. So, wala sa sentro. Okay, so, ayun. Makanon siya. Then, subukan na natin yung tatlong maliliit na target. Okay lang naman kung hindi tamaan. Pero, magkakompensate ako sa hangin para gawin yan. Pansin nyo dyan sa camera, nagwe-wave din siya kasi sobrang lakas. Ito yung sample, ang lakas ng hangin. Kita. Ito na lang sa papel. Ito yung lakas ng hangin natin. Yan o. Ito na siya kalakas. Okay. Third target. Ang ganda nito kung hindi ko ito sasalahan. Strict. Okay. 3 out of 3 sa 50. 11 clicks. Alright, sunod naman natin is yung 90. Dito ba? Masyado yata mata. So, adjust lang tayo dito sa ating mahaling bipod worth 1.5. Sana, nasa na. Ay, ayun. So, ayun yung target natin sa 90. Subukan natin sa ilalim sa pole. So, pinataka niya ay 10, yung number 10 sa line ng MOA. Then MOA. So, check natin kung pag sinunod ko yung 10. Kasi ang parang tama niya, ayun nasa body mismo. Palagay ko lang ayun. Yan. Puting yan. So, sundin natin. Taas natin ng ganito. 10. Oh, tama. Okay, so tinamaan na natin yung lata. Satisfied na ako doon. Okay. Tinatamaan naman natin 90 lata. 2 shots sa lata. Alright, so next one is 122 lata. Bakit kasi ang dami yung request na ganyang kalalayo? Pwede naman kasing malapit lang. Bakit ba naman ang request napakalalayo? Bakit ba naman natin sinusunod yung request? So yan yung ating 122. Iba muna natin sa 20, sa 16 MOA. Baka sakaling kita natin sa harap ang tama. Okay, so mababa. So pumapatak na nasa 22. Try natin 22. Just imagine, napakalayo na naman ito. Sabi nga ni Sir Cristidio Chodoro, yung distance na 100, hindi na yun makataong shot. Kasi kung hindi mo masapol yung
animal, yung organism sa ganong kalayo, sasaktan mo lang yun. So, tama naman. Maganda yung point ni Sir Chris. Okay, 122 yards. Compensate sa 22. At counting right kasi mahangin. Konti pa, kanan na lang, oh. Yun ang hindi ko na-compensate na ayos yung wind. Another try. 22. Umatak siya doon. I try. Eh, hindi ko naman yun. And kanina ito tapos lumatak doon. So 22. Sana hindi kita. Nakakatatlong shots na tayo. Kita ko lang tinatamaan, hindi ako nanghihirapan. Nasaan ba kasi ang tama? Ang hirap ng 122. yards. Wow. Tinamaan. Another sa 122 yards. Tingnan ko lang ha kung nagre-record, baka naman lugi tayo. Tatlong lata. 122. Yabang, hindi. Joke lang. Pero, just imagine, 122 sa lata. Ginagawa ba yan ng ibang unit? O, meron ako alam na gumagawa niyan. M3. Tsaka GC Mag. Pero yung presyo. Hangin. Ayan, kita nyo. Ligo. Ay, hindi tinamaan yung pang-apat. Palagay ko yung hangin. Hangin ang dahilan. Mababa na yung hangin. Tapos kung titingnan nyo pa yung view sa taas, ayan o. Maulap na. Mahangin pa. Okay, last one. Last one ha, last one. Gumalaw lang. Lang, malakas ang hangin. Hindi ko naman marunong, hindi naman ako marunong mag-count ng hangin. So, hindi natin titigilan yan hanggang di nabuksa. Wala. Hindi tatamaan. Ganda nung tatlo. Ay, sobrang lakas na. Last one, last one. Tamaan o hindi. Last one. Kaya yung lakas ng hangin. Okay? So, push mo na natin ito. Alright, so ito yung unit natin. May nagtatanong, ayan din po ba yung ipapadala? Oo, yan din mismo. Walang dahil na parang hindi yan ipadala. Kasi hindi ako kukita pag hindi ko ipapadala. Okay? Lakas ng hangin, oh. Nababasa pa tayo. Nababasa yung unit. Okay, so papasa.
Renato Castillo, shoutout sa iyo, sir. Commander Lawin, shoutout din sa iyo. Tapos yung isang, hindi ko alam kung bibilhin niya ba o hindi. Kay Sir Agus Sandel Gomez Soriano. Sino pa ba? Erwin Sanya. Newry Sanya ang pangalan niya. Parang alam ko Erwin ito. Tapos kay Alcazar. Alcazar Rio. Hey, shoutout sa Iser. Kay Idol John Brent Panisales. Napakasarap kausap. Congrats sa iyong mga gig. Hector Tomonong, Bro Hector, si Bro John Anthony, hindi ko alam kung anong ano ni letter T ang last name niya. Then Lars 28 Moto Travel, Popon Login, sa hey, Carl Ian Beher, John Mike, Joe Michael Escobar. Sino ba hindi natin na ayun lang, doon sa lahat ng subscriber natin, salamat sa inyo. Yun, ano ko yan dalaga na. Thank you, at syempre, hindi natin ka. Kapasa ng kami, sok na lang sa ngayon. Na, okay, ito, RBD. Ang laki na naitulong nito. Okay, ang laki na naitulong, sir. Nasa ba pangalan ito? Ayan, Romeo B. Tayaw. Okay? Kung gusto niyo ng patungan para mas stable, yan, malaking tulong, sir. So, third order ko na to. Ito yung isa, bag. Lakas ang hangin. Pasensya na, hindi ko tinamaan yung pang-apat kasi napakalakas talaga ng hangin. Ayan o, maaarinig nyo naman sa sound. Wala, no choice na tayo, kailangan na nating mag-repeat. Yan ang kalat ko. Thank you. Okay, so ipakita lang natin kung gaano ba talaga kalayo yung mga tinarget natin. Para hindi sabi lang. Test natin. Ito yung last sa 30. Sorry, kita ba? Okay, ito yung test natin. Ito yung last sa 33. 33 yards ito mula dun sa bahay. Ay, ito yung last natin. So, ayan. 33. And then, followed natin dito. Ito yung ating 50 yards. 50 yards po. So, nasubukan ko. Ayan. Diyan siya bumagsak. Nag-ano ko dito ng 11 clicks. So, tama naman sa height. Ang problema, tama sa elevation. Problema ko sa windage. Possibly mahangin, or syempre, hindi naman perfect talaga ang railings. Hindi mo ma-expect na tuwid yon. Nung matas natin sa 50, sunubukan natin sa mga tans, sa mga takip ng ano. Saan ba yung takip? Ba't hindi makakita? Masyado palang malapit. Ayan. So, sunubukan natin ito yung isa. Hindi pala siya sa sentrong sentro. Isa, nasaan pa yung dalawa? Okay, yun yung pangalawa. Nandito. Okay, ay, wala. So, ito. Pasensya na. Okay, dito pala siya. Ay, malayo itong isang to. Ayan. So, ang tama niya, hindi rin sentro. So, 50. Tapos, puntahan natin dito yung ating 70. 70 nga ba ito? Or 90, sorry, 90. 90 yards, maliit na karne norte. And then, nung nakatayo, ito yung tama niya. Kasi nakaharap yan eh. Ito yung exit niya. And then, nung tumagilid na siya, tumagilid siya papaganito. Yan, ito naman yung tama niya. Ito naman yung exit niya. So, ayun. 90. Mula doon sa bahay na yun. Pagyayabang ko na kasi eh, ang dami kasing buyer ang gusto alamin kung gaano siya accurate sa malayo. Problema naman. Ano mo ba naman yung ganong kalayo?
napakahirap din naman magpulot ng mga ibon. Pagpalagay na, pag hindi mo pa nakita, di sayang lang yung ibon. Okay? So, hindi makatao. Alright, so dito, ito yung ating 122 yards. Okay? Wala tayong mapag-anuhan ng compensation ng hive. So, ito yung daplis lang. Ayan o. Daplis lang to. Nakaganito yan. Nakaganyan. So, daplis lang siya. Mababa pala. So, ng mga 23 siguro nga dapat. Kala ko naman sa pool. Ito yung isa. Sa atin itong tansan. Okay. Then, yung pangalawa, dito nakapwesto yon. Ito naman siya. Manipis lang yung tama. So, siya ay nakaganyan. Nakaganyan siya. So, ang tama niya ay nasa na exit nito? Pailalim. Hindi na nga siya tumagos. Oh. Eh, so, ayan, siguro dahil pababa yung ano, yung tama. Ay dalawa, parehong gilid. And then, pangatlo, ito yung pangatlo natin, nakaganyan siya. Puro, ang tama niya ay nasa ano, nasa kanan. At yung pang-apat, ito, may tama yung pang-apat. Hindi lang talaga siya tumumba kasi sapul na sapul. Ayun o. May tama. Kala ko pa naman sablay yung pang-apat. Meron o. Nakapagtaka mo. May butas. Isapul na sapul. Okay, so ayan. 4 out of 4 pala tayo. Sorry mga boys. Sorry naman po. 4 out of 4 pala. Ayos ah. Happy. Happy talaga. Thank you.